Ilang paintings ang isinusubasta ngayon sa isang Facebook group ng mga art lovers and collectors. Mga obra ito mula sa iba't ibang pintor. Pero hindi po sa mga pintor mapupunta ang kita, kundi sa mga biktima ng bagyong Pablo. May report si Tina Panganiban Perez. Sino ang hindi maaantig sa mga imaheng ito na iniwan ng bagyong Pablo? Halos mabura sa mapa ang maraming bayan sa Mindanao nang manala sa ang bagyo. Marami ang nasawi, kasing dami ng mga nawawala pa. Pero bukod sa mga buhay na nalagas, apektado rin ang kabuhayan ng mga residente. Marami ang hindi alam kung paano magsisimula. Kaya ang ilang alagad ng sining, naisip ang magbayanihan para matulungan ang mga biktima. So sabi ko, why not put up a page para sa ano, sa mag-fundraising tayo by means of artwork donation. Dose-dose ng artworks ang buong pusong dinonate ng mga artists para sa proyekto. Ipinost ang kada obra sa Facebook page ng grupong Art for Humanity. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataong ginamit nila ang social media para sa ganitong klaseng proyekto. Bidding ang sistema ng bentahan, bukas ang bidding sa lahat. Natapos ang bidding kaninang alas 12 ng tanghali. Pero dahil may mga obrang kadodonate pa lang sa grupo, posibleng ma-extend pa raw ang bidding. Titignan namin kung may mga unbidded artworks or yung mga late submission pa na hindi namin na-i-post, baka ituloy pa namin o ihabol pa namin. Walang kikitain ng artist kapag nabenta ang kanyang obra. Ang kahuli-hulihang kusing na malilikom, ibibigay sa mga biktima ng bagyong Pablo. Pinag-iisipan din ang grupong idaan ng donasyon sa GMA Kapuso Foundation. Tiwala naman kami sa GMA 7, sa GMA Foundation. Pwede naming i-hand over yung amount na mare-raise namin. I just need to consult with yung mga kasama ko, yung mga admins namin. Tulad ng mga artist na lumahok sa proyekto, ang kahit sino, basta't bukal sa kaloobang tumulong, makakahanap ng paraan para magbigay sa mga nangangailangan. Tina Panganiban Perez, GMA News.